ayun nga guys, no, makita nyo yung kalesa, hindi akin yan. Ito nga pala guys yung continuation nung day 1 na bell restoration. Kung sino man nakapanood sa inyo guys, ito na po yung kwan niya, yung day 2 niya. Kung makikita nyo yung ating unang photo, napaka dumi niya at napaka crispy ng kalawang niya. So meron tayong i-achieve guys na goal na gagayahin, na i-restore, na susubukan nating ma-achieve yung ganitong kwan, kinang at pagkalinis ng bell. Okay guys, hindi na natin patatagalin pa, ilalabas na natin siya sa mahiwagang baol. Kung naalala nyo nung last time guys, nilagay ko siya dito gawa nga nung may mga malilikot tayong mga junakis. Ayan, ilalabas na natin siya. Ayan siya. Kung makikita nyo siya guys, talagang sobrang dumi niya. Pero iniwan ko siya ng ilang araw dyan for the sake na lumambot yung mga kalawang niya. At ito na nga, ready na. Bago natin uumpisahan, gusto ko munang magpasalamat sa mga followers na nagfollow sa atin, na tumatangkilik ng mga videos natin. Nagulat ako, 1.2 something na pala tayo. Ayun, like and follow, share lang guys. At natutuwa ako dahil maraming nagsishare. Nagpapasalamat ako. At nang ganun, maganahan akong mag-upload ng another videos natin. Ayan, ang tornilyo natin napakadumi. So sisimulan natin. Let's do this! Ayun guys, for the sake of our restoration guys, bumili nga pala ako ng rotary kit. Ayan, kumpleto siya, napaka fresh. Ayan siya guys, so lahat ng gagamitin natin na panglinis andito na. Pero syempre, pipiliin lang natin ng kailangan natin gamitin. Ayan no, eto siya, eto yung rotary niya. Ayun, so close na natin at dadako na tayo sa susunod nating materyales. Ito ang pledge, ito gagamitin natin guys para pampakintab mamaya, ay papalish natin siya. At syempre gagamit tayo ng liha. Ang liha na ito ay grit 400 at saka yung 1000, yung pinakapino guys. At saka gagamit din tayo, titignan natin kung magagamit natin itong cup brush na ito. Ayan. Ayun guys, gagamit nga din pala tayo ng gasolina. Ito guys, gasolina para sa matanggal yung oil. So ayun, pipili na tayo ng gagamitin natin guys. At I think ito ang magagamit natin na mas appropriate sa removing the rust. Ayan, ay kakabit na natin siya at itestingin natin. Samahan nyo ako. Medyo mahaba ito guys, pero pipilitin nating malesen ang video. Nang sa ganun hindi tayo masyadong tumagal. Ayun! Umikot. Ayan guys, panoorin nyo kung gaano ka-effective itong rotary kit na ginagamit natin. Napaka-useful siya sa mga mas makikitid at malalalim na area katulad nitong ginagawa ko. Mapapansin nyo dyan mamaya kung doon tayo sa part. Ayan, makikita nyo dyan guys, talagang tumatalsik yung mga yung mga kalawang na green na ayan o. Ang maganda dito sa rotary kit na ito guys, pwede nating pabilisin yung ikot niya, pwede nating pahinain, napakaganda niya. Gaya nga pala ng sinabi ko kanina guys, masyadong mahabang proseso nito. Susubukan nating pabilisin ng video natin. Ayan, kung mapansin nyo guys, nililiha ko na dyan. Ang ginamit ko unang liha dyan guys, yung grip 400. Ayun, habang hinihintay natin na matapos, magkwentuhan muna tayo. Nga pala guys, yung gasolina kanina, hindi ko ina-advise yun na gamitin mo yon nang sabay ng rotary kit. Gawa nga nung yung rotary kit natin, yung machine, kapag yung ignition trigger mo, medyo mag-i-spark yun. Bago nyo, kung talagang makulit ka at gusto mong ipilit ang gusto mo, bago mo gamitin yun, siguraduhin mong merong bombero dyan sa tabi nyo. Ayun, hindi naman ako expert guys na restorer. Sinishare ko lang yung alam ko. Baka sakaling makatulong sa iba, gaya ng mga ginagamit ko. Free to comment naman sa down section, sa ating comment section guys, kung meron kayong gustong i-suggest o may mas nalalaman kayo sa akin. Tatanggapin ko yan guys. Papasalamat nga ako kung i-share nyo yung mga alam nyo. Pero sa in this case, pagpasensyahan nyo na lang yung ginagawa ko guys, kasi
sa tingin ko magiging effective naman ito. Later on makikita natin yung mga magiging resulta niya, no. Ito ay decided na tatanggalin ko na lang yung parang pintura niya dun sa text niya para papalitan na lang natin soon. So ayun guys, hindi ko na patatagalin dahil masyado ng mahabang video natin. Ito na yung mga pyesa natin. Kung mapansin nyo, may bakas pa ng liha. Pero papalis natin guys. Ito na rin yung kwan, yung text, upper text niya. Hindi ko na natanggal na natin yung ano niya, yung red color niya. Ito na yung mechanism niya sa loob. Nalinisan na rin natin. Syempre, ang tornilyo gusto kong palitan pero naisip ko ito yung original niya tsaka negative. Negative kasi kadalasan noon guys. So ito na sila. Ayan, kumpleto na. Kung mapansin nyo nakalata kanina guys yung nagagamitin natin. Ito si Pledge. Ayan, yan ang pangpapalis natin guys. Gagamit tayo ng basahan. So ito na, itirahin na natin. Malapit na tayo sa moment of truth guys. Huwag na kayong umalis dyan. Stay put lang. Hintayin na natin konti. Konting tiis na lang guys at makikita na natin ang final na result. Habang nag-aantay tayo sa final result niya guys, gusto ko munang anyanyahan yung mga bumibisita sa page natin na sumisilip-silip na hindi naman nagla-like. Gusto ko lang malaman yun na welcome kayo dito guys. Huwag na kayong mahiya guys, follow and share lang para pare-pares naman tayo ng hilig. Okay lang yun, okay mahiya, mag-share kayo, mag-comment kayo, it's okay. Mas maganda nga kung nagko-comment kayo guys kasi meron tayong mga bonding, diba, na nandito sa page. Alam kong maraming may hilig dyan sa antik na nandyan lang, na nakasubaybay. Ayun, mag-comment kayo guys, huwag kayo mahiya. Ayun, kung mapansin nyo guys, lumalabas na yung ano niya. Yung, ayun, kung mapansin nyo yung isa doon, yung natapos ko na kanina. Ayun, parang gold na siya guys. Oo, malapit na. So, pag natapos ko na yan, assembly na natin yan, konting tiis na lang. Ayan, napakaganda ng pledge guys. Oo. At ayun, tapos na. Guys, makikita nyo na yung final result dito. Ang ganda oh. Ang linis na. Kung mapansin nyo yung kanina, yung before mag-start tong video, yung goal nating gayahin, halos close na guys. Pero syempre, ayoko naman masyadong kiskisin ng kiskisin yung medyo malalalim na part nito. Baka mabawasan at maapektuhan yung tining ng tunog niya. So ayan na guys, kita nyo naman. Kahit na medyo may tama-tama pa yan, pero para sa akin enough na yan. Ayoko naman masyadong maging bago yan. Ayan, para antik pa rin, di ba? Buuhin na natin. O yan. So ilagay na natin yung pinakaunang dapat na step. Ilagay na natin mechanism. Ilagay na natin yung upper cover at saka yung lock nya. Itornilyo na natin. Ayan, para makita na natin ang final. Gusto ko nang marinig ang batingting mo. Eto na, alauna, alas dos, alas tres. Ayun. Teka, parang ba't ngayon lang ako nagwantes? Diba dapat kanina yun? O diba le? Eto na guys. Ayan na, ang ganda-ganda niya. Oh, grabe. Ayun guys, masaya ako dahil na-achieve natin ng konti. Sana masaya rin kayo dahil sumubaybay kayo. Ayan na. Ito na siya. Ang sarap na ilagay sa mga wood na background. Nakikita na talaga siya. So hindi pa yan yung talagang final na maganda siguro, pero masaya na ako dahil na-achieve natin ng konti yung mas close doon sa kwan. Ayan, yung tunog, ang tiling guys. Ayan. So paano guys, maraming salamat sa sumubaybay hanggang sa dulo nitong video natin. Follow, subscribe and share. At mas lalo akong nagpapasalamat sa nag-share guys, dahil sa inyo dumadami tayo. Ayun, thank you din sa nanonood ng video natin hanggang sa dulo. Love you guys, God bless, thank you, goodbye.